For this video, mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng isa pong magandang nangyari dito sa aking pabo. Alam ko po na may magandang maidudulot po ito sa inyo, lalo na po sa mga baguhan. Update naman natin dito sa aking brother pin, mga kapatid. Ayan, kung nakikita nyo po. So, unti-unti pong nalalaglag yung mga galing po sa bansuhan. Ayan, yung mga maliliit na piraso ng mga kahoy. So, ito po yung 11 piraso ng mga sisiw. Kumusta po kayo? Hello, good morning. So, ayan po sila, mga kapatid. Ayan, malaki-laki na po sila ng konti. Success po, mga kapatid. Hindi po nalagasan yung mga sisiw na 11 piraso. So, yan po yung sit-up. Nanay, tapos mayroon po silang pwedeng limliman kasi may nakalagay po dyan na mga bagaso, kasi yung term rin ng mga maliliit na piraso ng kahoy na galing sa bansuhan. Ayan. Okay po yung resulta sa ngayon, mga kapatid. Ayan. Dito sa kabila po yung kanilang kainan at saka inuman. So, ayan. Ngayon, pupunta po tayo doon sa pinaka mahalagang ibabahagi ko po sa inyo. Mayroon po akong isang inahe na pupuga rin. So, nandito po yun sa kabila. Titingnan po natin. Kagabi po, nakita ko kasi na mayroon pong nangyari dito. Kaya ipapakita ko po sa inyo yung naging resulta dito. Ayan, kung nakikita nyo po, mga kapatid, may mga sisiw na po at ready na po yan para pugarin. Yan po yung isa. Yan po yung aking pupugarin yan. May sisiw na po yan. So,
Tingnan natin kung ilang piraso po yung sisiyo na nasa ilalim. Ito po yung kanyang nanay. So para hindi po magkakagulo dito, ialis muna natin yung nanay. Siyempre. So ito po. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon mga kapatid, direct to the point na po tayo. Ito po. Kung nakikita nyo po mga kapatid, may isang piraso kasi dito na ang itlog na ito mga kapatid, ang itlog na ito ay maliit po siya. Ang nangyari po, may mga malalaki kasing itlog na kagaya nito. Ayan. So lumabas na po yung mga sisiw nito. At ito mga kapatid, kung nakikita nyo, ayan, mabaho na po kasi kahapon pa po dapat ito. Nang hapon dapat pupugarin. Ngunit gabi na kasi, kaya ngayon ko na lang pupugarin. Ang nangyari kasi dito mga kapatid, naalis na ito yung mga sisiw. Tapos ito, malapit na sana siyang lumabas, kaya lang naging ganito. Ayan. So ganyan po nangyari. Wala na po siyang kakayahan na makalabas kasi ito, may isang shell po na nakaharang sa kanyang labasan. At ang nangyari, hindi ko po siya nailigtas kasi hindi ko natingnan. Hindi na po nakapasok yung hangin sa loob. Kaya, ayan, namatay po. So ano pong gusto ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid ay sa ganito pong sitwasyon dapat po, kung mayroon po kayong mga nagsisimula ng lumabas na mga sisiw, ang ganito pong mga shell, ayan, ganito po, yung nakalabas na po yung sisiw, mas mainam po o mas maganda po mga kapatid na aalisin na po natin. So, bibihira lang namang nangyari ito sa ngayon, sa akin, ngayon lang po ako naka-encounter ng ganito kasi nga, ayun, maliit yung isang itlog. Pumasok po siya sa isang shell, kaya, ayun, patay po talaga. Sayang po mga kapatid kasi talagang napakaliit na lang po yung kulang. Lalabas na po yung sisiw. So, ayun, ibinahagi ko lang sa inyo mga kapatid dahil posible po na ma-encounter nyo po ang ganitong sitwasyon. Sayang po, isang sisiw na po yun mga kapatid. So, sa ngayon, bibilangin na lang natin kung ilang piraso. Ganito po mga kapatid, ayan, dapat po talaga ay aalisin po natin yung mga ganito pag may nagsimula na pong lumabas. So, ayan, yung isa namatay tapos may isa po na ayan, hindi pa naman siya alog, kaya lang hindi po siya na, wala na pong sisiw na lumabas. Siguro, binugok na talaga ito, considered na po ito na binugok. Ayan po yung mga sisiw, ang sisigla ng mga sisiw. Ayan, so bibilangin natin magkano, ilang piraso, magkano. 2, 4, 6, 18, 11. Ayan, 11 piraso pa rin kasi 13 ang itlog lang dito. 2, 4, 6, 18, 11. Ang magiging setup po nito mga kapatid ay magiging katulad lang ito doon sa ating isang brooder pin na kasama yung nanay, sisiw, tapos may siparisyon. Ang nagiging problema lang dito ay pag marami po tayong inahin na nagpisa, okay lang siguro kung magkasabay. Pero ganun pa man, kapag marami na akong sisiw, marami ng inahin na nagpisa, siguro kung ilan yung aking kagaya noon na brooder pin, yun lang po yung aking gaganituhin. Tapos yung dating pamamaraan naman na gagamit ng ilaw. Kaya may isa pa naman akong brooder pin doon na pwede po yung ganung setup na kasama yung nanay. Kaya ito, dadalhin ko na lang ito doon sa bahay. Let's go. Iuwi ko na itong aking mga sisiw. Ayan. Tapos po tayo ngayon sa isa ko pong brooder pin. Shhh! Chaba! Ayan. Sa ngayon, ito po yung pagkain nila. Tapos, andito na sa loob yung nanay. Ayan, kumain na po yung nanay. Tapos, ito yung kanilang tubig. Ang mangyayari dito, bago sila kumain ng kanilang pagkain ay paiinumin ko muna ito ng probiotics.
Ayan, tapos aalisin. So ito na po mga kapatid, diyan po yung magiging sit up. Kung nakikita nyo po sa kabila, pwede po silang tumagos doon. So ngayon, pinakauna pa po nila, pwede pa po silang turuan ng kanilang nanay. So ayan po, floor feeding muna sila. Pero pagkaraan ng mga dalawa o tatlong araw, diyan na po yan bibigyan ng pagkain at saka tubig sa kabila. Yan po yung magiging sit up nito mga kapatid. Mas maganda po yung kabila, yung sit up ko po doon sa kabila, kasi mayroon po silang pwedeng libliban. Ayan, pero ito okay lang ito. Pansamantala, ganito lang. Ayan, so wala po tayong gasto sa kuryente nito. So, ayun na po mga kapatid, naidala ko na po yung bagong pugad na mga sisiw, yung 11 piraso. Ganong sit up pa rin. Yung andyan, yung nauna ng mga 3 araw po, 11 pirasong sisiw rin yan. Ang pinaka ideal po sa pamamaraang ito mga kapatid ay dalawang brooder pin pa lamang po yung aking ganyang sit up. So pwede po siguro kung dalawang inahin yung magkasabay ay isasama sa isang brooder pin. Kaya lang kung may kasunod na po na mamisa naman uli sa aking pabo, posible po na wala na po akong brooder pin. Ngunit siguro baka may dispose ko na po yung 11 na mga sisiw na nandyan, kasi may marami namang nag-inquire, posible po na may dispose ko yan para pag may magpisa po na ibang inahin, ayun, mailagay ko po doon. Sana po mga kapatid, yun pong ibinahagi ko po sa inyo kanina patungkol po sa mga shell ng mga pabo na nagpisa na po, tapos yung nahuli, posible po kasing mamatay kagaya ng nangyari sa isa ko pong itlog. Ayun, pumasok siya sa isang shell, wala na po siyang kakayanang magbasag sa isang shell kasi po hindi pa po siya totally na nakalabas. So na-stop po yung hangin, naubusan siya ng hangin, ayun, patay. Hindi ko po kasi naagapan. So yun po, kung kayo na po ang nasa ganyong sitwasyon, mas mainam po siguro na kapag may nag-uumpisa na pong mamisa, yun pong shield na kanilang nabasag ay dapat alisin na po. Nang sa ganun ay maiwasan po yung ganung scenario. Shout out nga pala sa isa ko pong buyer ng gansa kahapon. Ayan, shout out po sa iyo kapatid. Maraming salamat po sa tiwala at sa pag-abil ng aking dalawang gansa. Ayan po. So hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat po uli sa inyong lahat sa patuloy na panunood, pagsuporta po sa aking muting channel. At sana po hindi po kayo magsasawang sumuporta nito. Sana po nakabigay ito ng kaunting impormasyon sa inyo mga kapatid. Sana po nagustuhan nyo rin ang vlog na ito. At sa mga bago at ngayon lang nagawi sa aking channel mga kapatid, huwag nyo po sanang kalimutang mag-subscribe. I-click ang bell button nang sa ganun ay manotify ka po ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. At pakilike na rin yung like button mga kapatid. Napakalaking bagay po yan na magagawa sa aking munting channel. At hanggang dito na lang. Lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.